Ano nga ba yung tamang gulang kung tayo ay mag-unpaid? Kung gusto man malaman, so tara, samahan nyo ko hanggang dulo. So bago tayo magsimula mga kaibuan, ay gusto ko muna po kayo nalambingin. So i-follow po natin yung ating Facebook page para ma-hit po natin yung 5,000 followers. Para naman ganaan po tayo gumawa ng maraming content. Bisitahin rin po natin yung ating YouTube channel, so Jerome Vlog. Search nyo lang po. At kung meron man pong lumabas na ads, so wag nyo po i-skip. Maraming salamat mga kaibon. So ngayon, naipag-usapan natin kasi mayroong katanungan si Sir Philip kung force feeding daw yung ginawa ko sa unang harvest ko ng mainakay. Dahil dyan ay gusto kong i-relate at pag-usapan natin. Anong tamang edad nga ba kung tayo ay mag-unpaid? At ano ba yung pagkaiba ng force feeding at hindi? So unang-una dyan, doon po sa katanungan ni Sir Philip, ay hindi po, hindi ko po ginawa na force feeding yung mga una kong inakay. Itong nakikita niya na malalaki na, hindi po ito force feeding. Kinuha ko to siguro nasa 1.5 weeks to 2 weeks. So wala pa po yun mabalaybo. Kasi yung force feeding natin dyan, abot po yun ng 3.5 weeks to 4 weeks. Marami ng balaybo, halos makompleto na. So kapag ganun po kasi, kung magpo-force feeding po tayo, mahirap po natin turuan na kumain yung mainakay. At the same time, baka po mamatay pa yon. Kasi kapag ma-force feeding na, doon tayo mahirapan. Napaka-challenging po yun na pilitin na pakainin. Pumipiglas na. Kaya naman, mahirapan po tayo na yan pidyan. So meron akong maikling kwento. Meron tayong tropa. Nag-force feeding siguro mga 4 weeks kinuha yung inakay. Hinugot doon po sa parents. So nahirapan siya na pakainin yung inakay kasi malikot at hindi daw kumakain. Makalipas yung 2 araw, namatay. Kasi hinayaan na hindi pinakain. Guys po kasi na winalin na po natin doon po sa magulang, dapat pilitin po natin na makakain yung inakay. So pilitin po natin kahit konti makakain po yung inakay. Kailangan rin po nila kumain regular. Dito sa mga inakay ko, pinapakain ko po yung mga inakay ko dito ng 3 beses sa 1 araw. Umaga, tanghali at gabi. Bago pa ako matulog, pinapakain ko pa yan. So, kaya naman, dito po sa mga inakay natin, napakalusog, matataba. So, meron nga dito nag-visit, ang tropa ko. Sir, ang tataba naman ng inakay mo, ang lalaki. Kumpara po doon sa mga yung parents na nagpalaki, medyo maliit. Kasi dito po sa mga inakay, ng ganito, matatakaw to. Halos wala tong kabusugan. Nakakaubos to sa akin ng 10 to 15cc. Minsan, umabot pa nga ng 20, pero hindi ko sinasagad yung kanyang butse. Baka naman, masobraan. Mapasukan yung kanyang baga, mamatay. So ngayon naman mga kaibon ay pag-usapan natin, ano nga ba ang tamang gulang kung tayo ay mag-unpaid? Base po sa experience ko, dito po sa mga inakay o sa mga winalay po natin sa parents, yung mas maganda na i-unpaid ay nasa 2 weeks kasi medyo malaki rin naman na yon, nakadilat na rin, patubo na rin yung kanyang balaybo. Dito siguro hindi rin naman kayo mahirapan na turuan sila na kumain. Kasi once na nahugutom na rin naman yung mainakay, ay binubuka rin naman yung kanyang bibig. At kakain rin naman kahit pa kunti-kunti. Sa mga inakay ko na hinugot ko ng 2 weeks, natuto kumain, siguro inabot rin po ako ng 2 araw. Matagal na yung 4 araw bago po sila matuto kumain. Yan lamang ay base lamang po sa aking mga karanasan dito po sa pag-unpaid. Kumbaga sa akin ay tinuturo ko lang yung mga na-experience ko para naman kapag kayo na yung nasa sitwasyon ng pag-unpaid ay meron na kayong alam. Kumbaga familiar na kayo, hindi nyo na maranasan yung pagkakamali namin. Sabi ng iba, mas okay daw mag-unpaid tayo ng 3 weeks. Siguro sa kanila, okay po yung 3 weeks. Pero sa akin, mas maganda kung 2 weeks pa lang. Kasi kapag 3 weeks na, nako, mahirapan na po kayo doon na turuan po sila na kumain. Kasi kapag mga 3 weeks na, litaw na yung kulay niyan, meron na po yan balaybo. So doon, pipiglas na po yan, mahirapan po kayo na subuan sila. Although matututo rin naman yan, pero matagal. Doon sa mga 2 weeks naman, base po sa mga na-handpaid ko dito ng 2 weeks, natuto rin naman agad. At yun, nabuhay rin naman agad. Basta, papakainin nyo lang mga kaibon regular. 3 times a day, umaga, tanghali, at gabi. So ngayon naman mga kaibon ay pag-usapan natin, ano nga ba ang pagkakaiba ng force feeding at regular feeding. Sa force feeding mga kaibon, dito papasok na tayo yung magpapakain sa mainakay. Nakapaloob po dito na magugot po tayo ng mainakay nasa 4 weeks doon dahil malaki na po siya, meron na pong balaybo, papasok na po ang force feeding.
Sa regular wedding naman, kumbaga, yung parents yung magpapakain doon sa mga inakay. Sila po yung bubuhay sa kanyang mga anak. At yun, iwawalay na lang po natin.